Mga ka-trops, welcome back ulit kayo sa aking channel Sports React PH at ngayon na ay pag-uusapan natin ang balitang nahihirapan na daw po ang Chicago Bulls na e-trade si Zach LaVine. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video ang naibalitang bagong role players na lamang nga daw po ang kukunin ngayon ng Los Angeles Lakers. Sa pagsisimula pa lamang nga mga ka-trops, ng off-season ay nilinaw na nga po ng Chicago Bulls na plano na nga talagang ipamigay o e-trade ang kanilang superstar na si Zach LaVine sa ibang kupunan sa lalong madaling panahon. Paunti-unti rin naman ngang humihina ang performance nito plus gusto na rin naman nga nila na simulan ang rebuilding ng kanilang lineup. At dahil nga sa pagiging desperado nila dito ay nakapagdesisyon na nga po ang Bulls na ibagsak ang presyo o trade value nito. Ayun nga sa ibinulgar na balita ni Bobby Marks, inalok na nga daw po nila si Zach LaVine sa iba't ibang mga kupunan kung saan sinamahan pa nga po nila ito ng isang first round draft pick upang matuloy lamang ang kanyang trade. Ngunit sa hindi nga inaasahan, wala nga ni isa mang kupunan ang nagka-interes sa pagkuha sa kanya. Sa madaling salita, mukhang wala na nga talagang market ngayon ang bukas para kay Zach LaVine. Yes, literal na pahirapan nga talaga nga ang pagpapaalis nila dito. Kaya either pananatilihin na lamang nila ito sa kanilang lineup hanggang sa magsimula ang season o kung hindi naman ay gagawa sila ng malakihang team trade. Samantala pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa naibalitang bagong role players na lamang nga daw po ang kukunin ngayon ng Los Angeles Lakers. Ayun nga mga ka-trops, sa inilabas na balita ngayong araw, ayaw ba nga daw po magsakripisyo ang Los Angeles Lakers ng kanilang mga future first round picks para lamang makuha ang kanilang mga target na sina Dorian Finney-Smith, Cam Johnson, Jerami Grant o di kaya'y si Bruce Brown sa trade market. Meron na rin naman nga daw po ngayong kasalukuyang 15 players ang Los Angeles Lakers na merong standard contract sa kanilang kupunan. Kaya dahil nga dyan ay dalawang klaseng move na lamang nga ang magagawa ngayon ng kanilang front office. Una na nga dyan ay ang paggawa ng trade sa lalong madaling panahon. Habang ang pangalawa naman ay ang pagkuha ng mga bagong role manlalaro sa free agency market sa pamamagitan ng pagbibigay nila ng veteran minimum contract. Yes, tama nga po ang inyong narinig, puro mga veteran minimum contract na lamang nga ang kayang ibigay ng Lakers ngayon sa mga manlalarong available parents sa free agency market. Kaya asahan na nga daw po ninyo na merong isa o dalawa pang bagong role players ang kukunin dito ng kanilang kupunan. So yun lang nga mga ka-trops ang handog ko sa inyong storya ngayong araw, sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang storya at update patungkol sa NBA, kitikits muli sa ating susunod na video.